Mystery Bida sa social media! Ang mga eksenang pag-uusapan ngayong araw na siguradong Insta-updated ka! Insta-scoop, Insta-spotted, Insta-connect! Sa eksena Roundup! Insta-connect! Paolo Valenciano, nawabahala nga ba sa kalusugan ng amang si Gary Valenciano? Proud ang batang musician sa mga narating ng kanyang ama na si Mr. Pure Energy Gary V. Subalit di na rin daw niya maiaalis ang pag-aalala nila sa kalusugan ni Gary na nakikipaglaban pa rin sa sakit na diabetes. It's always been a fear of ours na one day nga magte-text sa akin yung mom ko na biglang, you know, natuluyan na yung dad ko or something. But, you know, I try to look at the brighter side of life nga na at least, you know, right now he's healthy, di ba? Samantala, naging matagumpay naman ang concert ng magkakaibigang Paolo Valenciano, Karel, Isabella at Robin Rivera na Next Attraction. Ginanap ito noong Sabado sa Music Museum kung saan full support ang kanilang mga magulang. Si Paolo ang nagdirect na naturang palabas at pinuduce ng DSL events ang concert queen na si Pops Fernandez. Magkakaroon ito ng repeat performance sa August 14 and 15 dahil sa support ang ibinigay sa kanila ng mga tagahanga. And the scoop! Ilang bansa ng Latin America iboboycott ang Miss Universe. Sa sikat na beauty pageant site ng Missology, maraming artikulo ang nagkukumpirmang nag-pull out ng araw ang mga sponsor at TV networks na susuporta sana sa Miss Universe dahil na rin sa naging pahayag ng owner nito na si Donald Trump tungkol sa mga illegal immigrants mula sa Mexico. Sa isang interview kasi sinabihan niyang rapist, drug dealers at mga kriminalang maraming illegal immigrants ng nasabing bansa. Dahil dito, nagpakita ng disgusto ang bansang Mexico at hindi raw sila magpapadala ng representative sa darating na Miss Universe Beauty Pageant. Sumunod na rin ang bansang Panama, Costa Rica na hindi magpapadala ng kandidata para na rin sa suporta sa kanilang karating bansa. Maging ang current Miss Universe na si Pauline Vega na mula sa Colombia ay nagpahayag ng pagkalungkot sa mga pahayag ng businessman at Miss Universe owner na si Donald Trump. Ang tanong, sundan din kaya ng tulad ng aksyong ito ni Madam Stella, pageant director ng Binibining Pilipinas at isa ring Colombiana? Insta-connect! Colleen Garcia and Company, dahilan nga ba ng pagkakaalis sa trabaho ng isang food server? Kumukonek ngayon sa social media ang isang Jejero Malvar, food server na napatanggal di umano sa trabaho dahil sa reklamo ng kapo ni Colleen na naganap sa isang restaurant. Sana po masaya kayo sa nangyari, wala akong masamang ginawa at una sa lahat, hindi po ako rude katulad po ng sinabi ng lola nyo. Ako lang ang tumutulong sa pamilya ko sa paggastos namin sa araw-araw at ako lang ang inaasahan nila. Pero dahil sa ginawa ninyo, nawala lahat yun. Ito ang pahayag ni Jejero. Ayon din sa kanyang post, nagkaroon din ng di pagkakaunawaan ang kampo nila Colleen at inireklamo ito ng lola niya sa management sa kanyang rudeness. Gayong sinunod lang daw nito ang patakaran ng management nila. Bukas ang Showbiz Connect na connect sa magiging pahayag ni Colleen sa naturang issue. At kung trending ang food server na ito, trending din rin ang isang di umano'y doktor na nang lamang sa isa namang delivery guy ng isang fast food chain. Usap-usapan sa social media mga pinost ng isang nagngangalang JB na ipinagmamalaki pang nakakakuha ng libreng pagkain dahil hindi na i-deliver sa tamang oras sa kanyang in-order. Pero ayon kay JB, sinadya daw niyang paghintayan sa reception ang delivery guy. Terror na kung terror, 20 minutes guaranteed daw. Eh late ng 1 minute, so it means late delivery. Post ni JB. Umani ito ng maraming pagpuna sa social media dahil iaawa sa sweldo ng delivery guy ang nasabing pagkain. Subalit parang walang pakialam na lalaki sa kawawang tagapag-deliver. At ipinagmamalaki pa nito sa kanyang post ang insidente. Sa fans ko all over the world, salamat na marami sa bigla ang pagsikat ko. Hoping makarating ito kay Ellen DeGeneres para naman makapag-guest ako sa show niya. Sa ad ni JB. At yan ang Eksena Roundup!